Three, two, one. Jill's Fairy Tale by Mama Pommy. Ay, Beshiwap, nag-grocery lang nga kami saglit ng pamilya ko. Tapos naisipan ni Papa Rarat, nabilhan ng whole chicken itong mga alaga namin. At balak niya nga daw ibigay yung buo sa kanila. So ayun na nga, nakauwi na kami. Nagluluto na niyan si Papa Rara. Ay no, may nakasilip na. Para doon sa aming mga tiyanak. O, diba? Ang saya-saya niyan. O, ayan na. Nire-ready na ni Papa Rara yung ipapakain para sa kanila. Sabi ko nga, dapat ano, i-train niya. Kasi ang kukulit niyan mga yan, may hirapan siya. Hindi pa kasi sanay kay Papa Rara yung mga yan. Tignan nyo naman kung gaano kakulit yung mga yan. Hindi pa nga ready si Papa Rarad eh. Gusto na imukbang. Sabi nga ni Papa Rarad eh, yung matitira daw na chicken, itabi na lang daw namin. Para bukas sa haluan na lang namin ng dog food. Sabi ko, hindi tayo sure dyan. Mukha lang maliliit yung mga yan. Pero pagdating sa chicken at atay, nako, iba yung mga yan. Maliliit lang yan tignan. Pero pag sa chicken, te, huwag mong iniismul yung mga yan. Iba ang mga tiyan yan. Yung iba nga dyan, hindi nangumungo yan, nilulunok na lang. Lalo si Mia, naku po, grabe yan. Ang pinapakain na nga yan ni Papa Rarad eh. Tuwang-tuwa si Papa Rarad eh, kasi parang ang saya-saya doon ng mga alaga namin. Iba talaga yung happiness na naibibigay nila sa atin eh. Alam mo yun? Kahit effortless yun sa kanila, sobrang saya na natin. Binabaliwala lang natin sila sa loob ng bahay natin. Pero every time na may nararamdaman tayo, nalulungkot tayo, o masaya man tayo, lahat yan nararamdaman ng mga alaga natin. Kumbaga sa daily natin, sila na yung nagiging karamay natin. Sila yung mas madali nating mayakap. Kaya guys, nako, kahit gaano kakulit yung mga alaga natin, eh mahalin natin talaga sila at alagaan natin sila na parang tunay na pamilya talaga natin. Ayun lang, Beshiwa, bye-bye!